Ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, Miss! Dabaglita! Same-same, pero iba! Kayo matuloy pa rin pong nakadutang at nangiginig sa number 106.7 Energy FM! Pagka ba mo sabihin, radyo! Sabihin mo! Ano sasabihin mo? Siyempre, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. At siyempre, batiin natin. Sinels. Ilang araw na natin binabati yung mga taga Malabon. Oo. Dahil this coming Sunday, December 3, ayan, nandiyan po tayo sa may City of Malabon University para sa ating blood donation drive na kasama ng Red Cross Malabon Chapter. Ay, ang bongga mare. Andiyan tayo, hindi ba? Hello, hello po sa inyong lahat dyan. At siyempre, makakalimutan ko ba naman batiin? Diba? Siyempre, batiin din naman natin yung mga nasa Zapote Road, Las Piñas City. Oh, oy, speaking mare of Zapote, ha? Oh. Diyan sa may, ano, sa may Parañaque, marami din na sa may BF sa Homes. Yes! Diba? Ano, nakakalurlur? Maraming salamat. At sa lahat naman nagko-comment sa ating YouTube channel ng Energy FM, ay bongga. Sa mga nagsubscribe, yung mga bago nagsubscribe, ha? Dahil sa, alam mo yun, sa chika ng baklitas. Sa mga paano kanya ulit yun, mare? Ang aga. Pero eto na nga, hindi ba? Handa na ba kayo dahil may continuation? Ay, ano ba yan, mare? Sige nga. Ay, naku, pero batiin muna natin ang lahat. At syempre, welcome kayo sa Baklitas! Woo-woo! Oh, naku, eto na. Sa mga nanonood dyan via Facebook Live, hello po sa inyong lahat. Oo. Mga pangga, konting kembo talang 1 million followers na kami. Correct. Kulang na lang kami ng 7,000. At saka, mare, 26 days na lang. Tama, at Pasko na. Diba? Diba? Pwede nyo po ipadala yung mga regalo po ninyo. Tumatanggap na po kami. Oo. Bukas na po yung aming pintuan. At syempre, para paalala sa mga magpapadala, hanggang December 13 na lang po ako at bakasyon na ako. Oo nga. Pwede makipadala nyo ng first and second. Medyo makapala mukha natin sa lugar. Bakit ba? Mali mo naman. May tamaan. Oo, diba? Diba, Ate Faye? Diba, Katia mo? Pabag naman po ulit. Ah! Nako, eto na. Oh! Mukhang eto, maaga ang pamasko. Alin, mare? Ni Ma'am si Carla. Nako, ano, grabe chika na ito. Dahil nga daw ngayon, hindi naman natin alam kung nagpupuyusin sa galit. Pero, diba, nagpungsa si Miss Carla Estrada sa kanyang Facebook page na pinasisinungalingan niya yung balitang lumabas na sa kanya nang galing. Yung balitang hiwalay na ang kanyang anak at itong kanyang, alam mo, ka-love team na si Catherine Bernardo. Nag-post na siya na hindi sa kanya nang galing yung balitang yon, pero parang sinasabi nga dun nga, 'di ba, na may mga nakausap siya tungkol dito. Pero mariing itinanggi nga ni Carla Estrada at sinabi niya na kung may mga problema ang pinagdadaanan yung mga anak niya, 'di ba, hindi siya nakihimasok sa mga personal na buhay ng kanyang anak. So kung ano man ang desisyon ng dalawa, kung sakali man meron, if ever, ha, pero hindi po ito galing sa kanya, if ever man na may pinagdadaanan, nakaantabay lang siya para magbigay ng advice. At never siyang, alam mo yun, sige na anak, tapusin nyo na. Sige anak, ganun. Teka mare, naguguluhan ako. Kanino ba nang galing yung chika na chinika ni Carla Estrada di umano sa na hiwalay ng cut niya? Kasi diba, chinika daw, diba kasi nung binalita nga to nila Nay Christy nang galing mismo sa nakausap ni Carla Estrada yung balita nila na totoong hiwalay na nga. Pero diba, kinumpirma din naman ni Nanay Cristino na hindi niya nakausap si Carla. Yung taong nakausap ni Carla. Ngayon mapapaisip, diba, si Miss Carla Estrada kung kanino niya chinika na hiwalay na yung dalawa. Diba, yun yung una. Kaya nga ngayon pinasisinungalingan niya yung balita. At paano, diba, nung una binalita natin si Daniel, sinabi nga niya sa mga fans sa kanya, relax, akong bahala dito. Yes. Pangalawa, ito na, para kumalma na rin ang lahat. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nagbibigay ng kumpirmasyon. Diba? Walang nagsasabi na, oo, hiwalay na. Totoong hiwalay na. Puro chismis, puro rumored lang. Oo. Ito pa yung pangalawang issue, mare. Na ano, mare? Hindi matanggap ni Carla Estrada. Kasi may umiikot na balita na isa sa mga dahilan daw ng pinag-aawayan daw ng Katniela
ay nang, alam mo yun, may lumutang na ng mga pangalan eh. Tulad na lang ng mami ni Catherine Bernardo na ina-advisean daw si Catherine na sabihan daw si Daniel na mag-ipon-ipon, na parang tipong ganyan. Kasi nga daw parang nagagastos lang daw yung mga kinikita niya sa mga kamag-anak ni Carla, yung mga pinatutuloy sa bahay, na mariiitinanggi din ni Miss Carla Estrada. Never nagkaroon ng issue tungkol sa pera. Yun ang kilaro niya. Mm-mm. Never nagkaroon ng issue tungkol sa pera yung pamilya nila. Dahil right from the start, alam nila kung saan sila nanggaling, paano sila naghirap, paano yung mga panahon na wala silang pambayad ng kuryente. Mm-mm. Diba? Yung mga ganong aspeto. Kaya parang, parang dun sa aspeto na yon medyo offensive on their part. Kasi parang pinalalabas, minamanipula di umano Nino. Ni Carla Estrada yung mga kinikita ni Daniel Padilla na pinag-aawayan, isa sa mga pinag-aawayan daw ng Katniel kung bakit sila nagkakalabuan. Uy, alam mo, Mari, may nakarating nga sa akin. Diba? Parang nakakaloka yun. Na parang saan ang galing yun? Uy, may nakarating nga sa akin, Mari, nabanggit daw nitong si Nay Christie sa kanyang programa. Ah, talaga? Hindi sa programa, sa kanyang vlog. Oo. Na ito daw si Daniel Padilla. Ang pamunuan ni Daniel Padilla, yung abogado sa abogado, abogado ni Catherine, abogado ni Daniel. Kasi may mga businesses pala sila na magkasosyo sila. Yun nga, Mari, nagkakasolian daw. Oo, nag-uusap na daw ang mga legal team nila para hatiin. Oo, pero wala pa rin confirmation. Yes. Kasi lahat nagsisirculate. Pero kumbaga nakarating ito sa kampo ni Carla Estrada, kaya nililinaw niya yung mga bagay-bagay. Correct. Diba? Tsaka isa pa, sa usaping pera, never nilang pinagtalunan ni DJ yan. Diba? Kasi alam naman natin kung saan sila. Kasi tubong San Juan yung mga yan eh. Diyan sila talaga nanirahan for the longest time. Correct. Alam yan ng mga taga San Juan City. Nung hindi pa nag-artista si DJ, yan, diba? As in talaga may mga tropa siya dyan, may mga nakakausap din tayo. Pero parang dun pa lang sa aspeto na tungkol sa usaping pera, parang dun questionable yung iba. Tsaka parang ha? Si Catherine Bernardo tsaka si Daniel nagtatalo tungkol sa mga, alam mo yun, naipundar nila sa mga ano. At saka para mga ma'am si Carla ng pera ng anak niya, parang hindi naman totoo, Mare. Diba? Kasi may sarili siyang trabaho. Correct, diba? Programa siya. May face-to-face siya. Oh. Diba? Tapos at the same time, may mga naipon may negosyo. Diba? Kumbaga parang, kaya medyo pala isipan kung bakit parang saan ang galing yung balita na yan na, alam mo yun, una pinagtatalunan pera. Oh, talaga ba? Palaisipan ngayon sa mga netizen, Mari, kung sino yung source ni Nay Christie. Diba? Na parang sino kaya yung nakausap ni ano? Oo. Baka naman siguro yung kibin ng kikwento. Hindi. Maaring nagkikwento. Oo. Nagkikwento ng mga bagay-bagay si Carla. Mm-mm. Kung sino man yung tao na to. Baka naman na misinterpret lang niya na hiwalay na siguro. Mm-mm. Siguro ganun yung peg. Mm-mm. Kaya nung naichiga naman niya siguro sa iba, ang pagkakaano ay hiwalay na. Oy, hanggat diba? Wala pa naman tayong naririnig na hiwalay hanggat na wala pa tayong naririnig mismo sa bibig ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. Hindi tayo pwedeng bumasi sa mga cryptic post. Correct. Sa mga one-liner na statement. Mm-mm. Diba? Yung mga ganong aspeto. Kapuntayin na lang natin. Ang chika nga na nasa nga natin. Buti na lang itong si Andrea Brillantes tsaka si OG Diaz nagtagpo na. Oo. Diba? Medyo nagkaayos-ayos na. Diba? Eh, kinapronto daw niya ito ni Robby Domingo, ni Daniel Padilla si Robby Domingo. Diba? Na tinanong daw, ay, galit ka ba sa akin? Bakit mo ako in-unfollow? Tapos nagtawanan lang daw sila. Diba? Yung mga ganong aspeto na ginagawa na lang na nilang katatawanan. Actually, maganda naman yung naging pagtagpo ni Andrea Brillantes tsaka nitong si Mr. OG Diaz na nagkaayos sila, nagkaintindihan at nagtawanan at the end. Diba? Oo. Sana yun na lang din ang hiling natin, ano, na matapos yung palitan ng away, yung pang-iinisan, yung mga tipong ganyan na, diba, pwede naman nilang pag-usapan yun sa maayos na ano. Oh, may nag-chat sa akin. Ano sabi? Hinahamon daw nitong si Nanay Christie, itong si Carla Estrada, na magharap-harap daw siya. Oo. At saka yung source niya. Ay, para daw, alam mo, feeling ko hindi naman aatras sa laban si Carla Estrada. Oo, kasi palaban naman si Carla. Hindi, kasi syempre, para doon lang tayo sa totoo. Kasi may unwritten rule daw ang mga, ano, mga kagaya natin na naghahayag ng mga balita, writers and whatsoever, na hindi mo pwedeng ihayag kung sino yung iyong source.
source. Kaya hinamon itong si Nanay Christie, itong si Miss Carla Estrada, na magkita silang tatlo nung kung saan niya nalaman na kung saan sinabi daw di umano ni Miss Carla Estrada. Siya nagkukumpirma di umano na hiwalay na ang kanyang anak at ang girlfriend nitong si Catherine Bernardo. Correct. Pero parang recently lang may video na diba kagagaling lang din nila sa ibang bansa na magkasama si Daniel tsaka si Catherine Bernardo. Recently lang yun, yung sinalubong sila sa airport na may videong kumalat na ganyan. Kaya parang tipo, ha, talaga ba? Oo. Bigin pa rin ba sa at? Kumbaga si Andrea Brillantes nga ngayon, nagtatawa na lang dahil alam niya naman na, diba, nadadawit yung pangalan niya pero wala namang katuturan na bakit ko, tama naman si Andrea, ba't kailangan ko mag-react? Hindi naman talaga totoong ako yung kahit pa sabihin na tinuturo niyo akong third party kung bakit nagkalabuan, eh hindi naman totoo. Ba't ka maapekto ka? Ako maaaring naghihintay na lang ako kung kailan naaamin ang Katniel kung sa talagang hiwalay sila. Diba? Ang mas tinututukan ko ngayon, yung pagtaas ng presyo ng itlog. Tama! At syempre, sino naman nakakuha ng mga ano, ng mga billing ng Meralco nila? Nakakuha ka na? Hindi pa nga. Ay, Dai, sinasabi ko sa'yo. May drum roll na. Sino yung nakaka-relate? Ako nakita ko na may pagtaas. Ay, talaga. Oo. Bayan. May pagtaas. Sino mga nakakuha na? Comment down below. Kaya naman ang sigaw natin, Mare. Oh, diba? Ibigayin nyo na. Ayoko. Ang naming baka Christmas. Baka maudlat? Nakakaloka yun. Ay, nako. Pero at least, diba, kahit papaano, nagkaroon na rin ng, alam mo yun, ng liwanag. Pero totoo naman Siro. Din yun. Kung totoo ang hinahamon nga ni Nanay Christie si Carla Estrada na magharap-harap sila, then so be it, para lumutang kung sino yun, na, kung saan nga ba nanggaling, bakit ano. At para malaman na din, na once and for all, ng mga tao, kung ano nga ba yung katotohanan, especially sa mga Katniel fans. Correct. Kasi hanggang ngayon, nakabinbin sila dahil naguguluhan sila sa dami ng mga nagpa-pop-out na issue. Katulad na lang yung issue na, ha, talaga ba? Parang sa dami ng issue na pa pwedeng sabihin na tungkol talaga sa pera, yung isa sa mga problema. Parang hindi naman ako din naniniwala doon. Diba? Na parang tipong oo na sabihin mo na nga. Diba nga naging issue pa nga Mari na pinapakuha daw ng ano, ng mother or pamunuan nitong si nitong si Catherine, yung ATM daw ni Daniel. Oo, yung mga ganong issue, diba Mari? Na nadadamay din yung nanay niya. Hindi na rin natin alam kung talagang may sinabi bang ganon yung nanay niya. Diba yung mga ganong aspeto na naglalagay na tayo ng mga, alam mo yon, salita sa bibig ng mga taong walang kamuang-mua. Correct. Sa simpleng, alam mo, yung break up lang, napunta na tayo sa financial status. Pati dun sa mga naipundar. Correct. Na nakakaloka yan. Kaya, syempre, di ba, na, yun nga, tama lang siguro na magharap-harap na lang din sila para malaman din kung sino nga ba yung nagkamali, sino yung dapat humingi ng paumanhin. Mapag-usapan kung ano talaga ang katotohanan. Yung mga ganong aspeto, pero hanggat wala pang kompirmasyon na sa dalawa mismong involved, lalong-lalo na kay Daniel Padilla at Catherine Bernardo, ay nako, matigalgal tayo. Ang dami natin dapat problemahin. Unang-una, yung sinabi ko kanina, yung bill ng Meralco. At saka yung ano, yung bill ng Meralco, syempre may tubig pa. At saka yung nag-exchange gift kayo tapos tasa na naman na nakuha mo. Mag. Eh, pang 10 taon mo na. Yung nakakakolekta ka na ng mag. Diba? Ano, nakakaloka. Ay, nako, Mare. Anyway, sayang po muna at sumayin nyo muna ang ating unang chika for today's video. Ang importante, meron na naman tayong nakuhang impormasyon galing mismo kay Carla Estrada na pinasisinungalingan niya ang balitang siya ang nagkukumpirma na hiwalay na nga kanyang anak at si Daniel, si Catherine Bernardo. Oo. Diba? Anyways, muli po ako pa si Kapitana Siso. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Bakitas. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!